paraan ang paggawa ng tsaan ng hasminti. Magpakulo ng tubig sa kaserola. Kumuha ng katamtamang dami ng sampagitang bulaklak o butong o usbong ng murang dahon at ilagay sa kaserola. Ibabad ito sa loob ng 30 segundo o pakuluan 3 minuto. Salain ang tsaa at magdagdag ng pulot o asukal pagkatapos nating maisalin sa baso. Mga kabayan, tayo naman ngayon ay kukuha ng butong o yung bulaklak ng sampagita. Mas maganda ito at hindi pa bumubukad. Kumbaga sa biglang salita, talaga nandiyan pa yung buong nutrients ng ating bulaklak ng sampagita. Ito po, kukuha na po tayo. At yun na pong sasamahan din ng usbong na murang dahon at mas maganda pati yun. Yan, okay na po ito mga kabayan. Dalawang baso lang naman tubig ang ating ilalagay at ating pakukuluan na 3 minuto. Yan ito mga kabayan. Pagkatapos natin mahugasan ng malinis, ay atin ang ilalagay sa kaserola at ating tutubigan ng dalawang basong tubig. Ito. Kailangan po malinis. Ito po mga kabayan, kung ito ay bukad na bukad na yung bulaklak ng ating hasmin or sampagita, yan ay pwedeng tayo maglalagay na lang sa baso ng maligamgam na tubig at ating bababa rin ng mga 2 minuto rin o 3 pwede natin inumin. Ay ngayon, hindi pa po bukad sa supa, kailangan natin pakuluan ng 3 minuto. Ito mga kabayan, bumubulak na yung ating nilaga na hasmin o sampagita. Ate po lang itin ng 3 minuto at atin ang isasaling sa baso at atin palalamigin ng maligamgam. Atin na pong isasaling. Atin na pong naisaling yung ating tsaa ng hasmin o yung sampagita. Ito po ay pwede nating inumin kahit walang kasamang hanit. Ito naman po ay maganda. Ang lasa ay hindi mapait at kayang-kaya kahit po mga bata. Atin yun po. Kayang-kaya pong inumin ng mga bata. Pero ngayon po, ako naman may extra ng honey, ay lalagyan ko rin para pangdagdag din na pantulong sa ating katawan at ito'y antioxidant din. Marami din yung vitamins na makakuha sa honey. Dapat malinaw yung kanyang tubig. Mga kabayan, ang pag-inom natin pwede ng dalawang beses, umaga at hapon. Atin na pong inumin. Nice pong lasa mga kabayan. At ito pong itong pag-inom ng aking tsaa nito ay doon po sa mga tao na hindi pa nakakaranas uminom ng gantong mga pamamaraan sa gantong mga halaman natin ay pwede naman kayo sumangguni muna sa ating mga espesyalistang doktor at umingin ng kakulang payo. Magandang buhay mga kabayan at sana ay meron kayong natutunan sa aking ibinahagi ito ng sampagita o hasmin na bulaklak.